What is up, guys? Dito tayo ngayon sa ating first vlog sa ating YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay tungkol sa isang power supply ng isang computer. Ano ba ang power supply? Ang power supply ito ay nagbibigay ng power source doon sa ating CPU or motherboard. So, ang power supply ay may iba-ibang wattage. Iba't ibang wattage. Namumuro ka sa akin. Tulad ngayon, ito ay mayroon ang 620 watts na power supply. Minsan, mayroon mas mababa, 600 watts, 500 watts, at may iba't ibang klase. May modular, may prorated, at ang generic na power supply. So, ito is modular na true-rated power supply. Ang brand niya is Crosshair. Okay. So, ngayon, aalamin natin kung ano ang tips sa pag-troubleshoot ng ating power supply. Kung sira na ba ito or pwede pa. O gumagana pa siya. So, let's get started. Ang kailangan natin is yung isang wire na open yung dulo, dalawang magkabila. Kahit maliit lang siya na wire. So, na-open na natin dulo tsaka dulo. And then, hanapin lang natin ang 24-pin ng power supply. Color-coded po ito, pero kaya hindi po tayo maliligaw. Okay? Hahanapin lang natin yung color green and color black. Ito po. Which usually nakikita natin siya sa number 3 and 4. Yan yan, lagi ang pinagdudugtong natin na wire. Kuhanin natin yung wire, ipasok natin doon sa pin ng number 3, which is black, at pin number 4, which is green. Kailangan maging connected po silang dalawa. Ito po yung nagre-represent ng switch niya kapag sinaksak na natin sa kurya. Yan ang ating kailangan ilagay sa CPU para mag-test natin ang ating power supply. So, gagawin po natin, susubukan natin ngayon. So, off muna natin. Then, meron tayong 220 na power supply. Ilalagay lang po natin sa 20 plug. Ito po. May switch po rito and then 220. So, ayan po. Connected na yung green natin and black, which is na switch natin. So, i-on po natin siya. So, ayan po. Nakita natin, gumagana yung fan. Make sure lang po natin na hindi nag-loose para tuloy-tuloy po yung... Ayan po, gumagana po yung fan niya. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng power. So, pwede na po natin subukan ilagay sa ating CPU kapag gumana na po ang ating power supply. So, number one natin makikita usually is hindi gumagana yung fan ng power supply kapag sira siya. Kasi kahit po gumagana ang electronic parts sa ilalim nito, kapag wala siyang fan, mag-o-overheat pa rin yung electronic module natin sa baba. Wala pa rin silbi yung power supply natin, sira pa rin siya. So, number one po na kailangan natin makita is yung fan umiikot ng maayos. Para po i-maintain ang cool ng system doon sa electronic parts niya.
So, nakita po natin, gumana. So, yung power supply pala natin, guys, is usually makikita yun dito sa upper portion ng ating CPU. So, ito po yung generic power supply. Hindi maliit lang siya. Ito po yung true rated modular. Ano ba ang dahilan kung bakit natin chine-check ang ating power supply? Guys, napaka-importante ng power supply sa isang CPU system. Minsan, napagkakamalan natin ang ibang parts ng computer na sira, pero hindi natin alam ang power supply lamang pala natin ang sira. So usually, merong iba sa atin na hindi alam, sinasabi ka agad na ang sira ng computer natin is yung motherboard, processor, and then yung memory. So yun usually ang pinagbibintangan ng mga sira. Lagi natin tinitingnan based on our experience. Sa aking experience, ang power supply minsan yan ang unang nasisira compare sa ating mga components, PC components. Dahilan lamang sa ito po ay umiinit, and then kapag nasira ang fan ng ating power supply, nagkakaroon ng overheat sa system doon sa loob. So nagkakaroon siya ng pagkasira. Kaya kung tayo po nagtro-troubleshoot ng ating PC, usually po makikita natin yung trouble na ito kapag ang computer natin is naka-boot up siya, ginagamit natin, bigla na lang po namatay, and then hindi na po nag-reboot ang computer. So kailangan natin siyang pindutin uli doon sa power button para gumana uli ang computer, or hindi na po siya gumana kasi sumabog na po yung fuse niya sa loob. So usually po ganun, ang power supply meron din na nagkakaroon din ng low voltage, low voltage. Sasabi ko lang, para ka nananadya! So sa pagto-troubleshoot ng ating computer, guys, kailangan muna natin i-check ang ating power supply bago tayo magpalit or sabihin natin sira na ang ating motherboard, processor, memory. Kasi guys, napaka mahal po ng ibang components kumpara po sa power supply. Which is, meron tayong mabibili na second hand, not true rated or generic. Depende po sa kailangan ng inyong computer. Alright guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to. Pwede kayong mag-comment down below para sa susunod pa nating mga topics at content sa ating vlog. Pwede kayong magsabi ng inyong katanungan. Disclaimer lang guys, itong video na to ay ginawa ko ayon po sa aking experience. Sana nagustuhan nyo, nakatulong po sa inyo. Please like, subscribe, share, and click the notification bell para updated kayo sa bago naming uploads na videos. So see you next time. Take care and God bless.